sa kanya, Jay. Hi ka muna sa kanya, Jay. Hi. Jay, hi ka dali. Hi. Hi, ako busy. Madali. Ayan. So, gagawa kami ngayon ng puto madunggay para to be continued ang una namin video dahil tinulungan niya ako na may nakataan. So, nandito na po lahat ng ingredients natin at una sa lahat, syempre, importante, all-purpose flour. At meron tayong tinunaw na butter, itlog, baking powder at asukal. Syempre, importante dyan yung nahimay na na malunggay. Ayan, so marami siya. So, una sa lahat, lalagyan natin yun ang kakailangan na natin ng blender. So, buhos natin isang mas next, lagay natin ang madongga. So, mahirap, di ba? Kaya pamilihan ang madongga. Lagay na po natin lahat ng malunggay. Siyempre, bago mo ilagay, bago natin ilagay sa blender, dapat hugas ang malunggay. Tapa na po natin. So, ito. Tignan natin yan kahit sa una lang naman. O, siyempre, una sa lahat, dapat nakasaksak ang blender natin. So, let's do this. Natin. So, kailangan medyo naturo na yung dahon. Kasi, kung hindi pa, parang ang hirap kainin yan. So, isa pa. So, kailangan makina siya. Durog. Yan. Yum. So, ngayon pala, maamoy na ang ating malunggay. Amoy mo sa stansya. Okay? So, before that, ating munang i-ready ang ating all-purpose flour. So, dapat sinasala natin siya. Dahil lahat ng video na panood ko, sinala. So, labahin. Yan. So, medyo messy siya, no? Buti na lang kami nakakain nito. Yan. So, hanggang sa maubos mo natin lahat ng all-purpose flour. So, ito po, bali 5 cups na all-purpose flour yung ginamit natin. So, medyo malakas kasi tayo kumain. Ayan. Thank you, baby boss. Thank you sa support. So, busy-busy siya maghimay na malunggay. Okay, next lang po natin yung ating asukal. So, ito po ang asukal ay 2 kalahati. So, sa isang cups na all-purpose flour, kalahating cup ng sugar lata. So, ayaw po natin masyado matamis. Tama na po tayo. Dapat ang malasahan dito yung finished na bowl. Okay. So, yes. Ayun, masali na natin, baby. Ayan. Malapit na tayo, malapit.
At saka natin yung malala. Kailangan natin dito ang king. So next po natin ang baking powder. 5 kutsarang baking powder. Okay. So kung ilan po yung all-purpose flour na ginamit natin, ganun karaming baking powder din po. Dapat siya. Gumawa na. So yan na po ang ginagawa ng aking baby. So kailangan po namin gawin to para meron kami pagkain. Merienda. Gutom na gutom na ang baby ko. Okay? So, kaya po. Ngayon, ilagay naman po natin ang ating na-blend na malunggay. Halo na natin. So, kung makita niyo po, nandito na ang, ito po, ang malunggay. Nasa ibabaw na po ang mga daon niya. At blend, blend na siya. So, so, kung ganito ka po may mga natira, sayang naman, simutin po natin. Ilagay natin lahat. Every pieces na ating dahon ay masustansya. So, ganun siya kahalaga. Sige, baby. Haluin mo, baby. Ayan. Pwede na po. So, pwede na po. Blender. Wait lang, baby. Masyado na tayo lumini pa ng ating ingredient. Okay? Wash mo lang, baby. So, kung mapansin nyo, medyo malapot siya. Dahil kulang pa po ang ating gatas. Hindi ko lang sinama kasi pagpupok ang ating blender. Dagdag pa natin ang gatas na. So, mas maraming gatas, mas masarap. Mas creamy. Pwede tayong hindi gumamit ng tubig. Puro gatas lang. Masarap yun. Next po natin, ilagay po natin ang ating egg. Itong pong egg natin, 4 lang. So, pwede rin tayong maging po ilang cups ng all-purpose ko. Nandiyan karami yung egg. Pero large kasi ginamit natin, kaya 4 na lang po. Nila kasi na siya sa base, budget. So, haluin po natin yung buti. So, dapat wala po siya buo-buo. Yung iba, pwede rin naman. Sa blender, isinasama na yung itlog, yung butter, lahat ng parts ng liquid. Pero, mas gusto ko siyang haluin. Add natin yung butter. So, 5 tablespoons din po ang ating butter. Yan. So, dapat po medyo malabnaw na at na-mix na natin na maayos. So, yan. Well mixed na po ang ating malunggay para sa photo malunggay. So, ganyan po siya dapat halag na yan. If ever man hindi din kaya ng purong gatas, pwede rin kayo mag-add ng tubig. Wala naman problema doon. But kailangan hindi siya sobrang lakot. So, ito po ang ating photo para sa photo malunggay. Ayan. Okay na po ang ating ingredients. So, medyo mabula na po siya. Ibig sabihin, umibek na yung pangpalasa. So, takal na po natin. So, hindi po natin siya masyadong pupunuin kasi kapag puno-puno, masyado na po aalis ang ating puto. Okay, tama lang. So, gamit po natin Wonder medium size po. Hindi na natin siya kailangan lagyan ng oil sa molder natin kasi meron na tayong melted butter. So nakakatulong na yun para hindi tumigil ang ating buo sa molder.
So kung mapapansin nyo, malaki ang ating steamer. Mas malaki, mas marami tayong maluluto. So ito na po ang ating para sa pulpong malunggay. Kumukulo na natin yung steamer. So kailangan kumukulo na yung steamer natin bago natin ilagay. So ayan, kumukulo na siya. Ilagay na natin yung ating mga pulpo. And then wait natin yan mga 8 to 10 minutes para tuloy na siya magluto. So hindi po namin nilagay muna yung preso para hindi siya agad matulog. Kasi madaling matulog ang ating keso. So ayan, after 5 minutes, lagay na po natin ang ating keso, ating cheese, para mamaya ay kompleto na. So, yun nga lang, dahil napakarami ng ating puto, ang dami natin lang. So, medyo konting press lang natin. So, the cheese here. Ganda, masarap. Delicious. Siyempre, bago tayo mag-review, dapat ang gusto tayo kami. Lalo-lalo na may pandemya. Importante ang pag-release natin. So, maganda na ang ating puto malunggay. At umalis na siya. Kalipas ang 5 minuto. Ayan. So, napansin mo, ang init mo. Okay. Ayan. Init. Ganda siya. Ganda masarap. Okay, tapalan natin. Ayan. Tapos, wait natin. Mga another less than 5 minutes, pwede na ito. Okay, after ng 5 minuto, hanguin na po natin ang ating puto malunggay. So, yan. Excited na ba kayo? So, tada! So, kung makapansin nyo, meron tayong tela sa takip. So, ginagamit natin yun para hindi tumulo yung tubig sa mismong puto natin. So, ito na siya. So, mag-green-green at medyo natunaw na yung cheese pero hindi tunaw na tunaw. Napaka-init niya. So, panamigin na natin bahagya. Kung mapapansin niyo, wala tayong nilagay na food color. All natural ang ginamit natin. Okay? So, wait natin until lumamig na konti. Sarap? Okay? Keso lang kinain mo eh. Ito pa. Ay, 4 peso lang. So ayan, para kainin ng bata, kailangan malaki po ang keso.